Good day mga kamitsu. So another topic, another mga tanong, concern ng ating mga kamitsu natin. So isa sa mga kamitsu natin is naglabas no? Ng 15. So ang tanong niya na i-deduct daw po ba ang monthly niya doon sa auto-debit? Opo, no, every 15. Pero ang tanong niya, bakit naghulog na siya hanggang until now, 20 na, hindi pa kinukuha ng bangko? So, yan ang tatalakayin natin ngayon. Kaya iniimbitahan ko kayo, i-share nyo lang po itong video na to para maraming pong makaalam. Sa Facebook ninyo, mga friends ninyo, importante kasi ang car loan, no? Actually, ang utang sa car loan, madali lang po yan yung mga obligasyon. Basta, lagi nyo lang kayong tandaan, nandito ako para tumulong. So, ang YouTube ko ay regarding sa Mitsubishi models, mga upcoming models, mga car loan tips, and of course, yung online transaction natin, yung online application, no? Welcome back mga kamitsu. Yun nga, may nagtanong sa akin, isa sa mga kamitsu natin na nag-release kami ng 15. So ngayon, isang buwan na 15 nung nakaraan, yun ang first due date niya. Ang tanong niya, bakit nagulog naman siya until now, pa nagbabalance siya, nandudun pa rin. Hindi pa rin kinukuha ng bangko. Kasi unang-una mga kamitsu, first payment po yan. Minsan, nagigipit sa oras, sabihin natin, or merong dahilan no, na hindi natin alam na hindi na ibubuk pa. So once na hindi pa na ibubuk yan, hindi ka pa talaga sisingilin. Pero once na naibuk na nila yan, that's the time na kukulin na nila. So hindi ibig sabihin na let's say 15 ang due date nyo, tapos sa 22 kayo kinuhanan ng pera, or yung monthly nyo ay 22 na ang magiging due date nyo. Hindi po, 15 pa rin. Sa first payment lang yan. So sana na nag-gets nyo na yan mga kamitsu. Tandaan nyo bago ako mag-start, mayroon akong narinig ko rin to kay President, former President Duterte regarding sa ignorance of the law, excuses no one. So papasok yan sa isang topic ko pa ngayon, yung pagbayad ng monthly. Once na-approve ka mga kamitsu, pero bago pala lahat, meron akong ano, na-topic ko na kasi to eh. Kaso umuulit, marami na ulit nagtatanong, baka kasi nakaligtaan na yung mga sinabi ko noon, kaya uulitin ko ngayon. Pero kung gusto nyo balikan, nandiyan dyan sa taas at nandito sa baba yung link ng video na yon, no? Kung paano kayo magbabayad ng monthly, paano nyo i-handle ang monthly amortization nyo na hindi kayo nangangamba na bigla na lang akatake ng sasakyan nyo. Totoo yan mga kamitsu, kaya huwag ko kayo magkakamali. So ito na, unang-una, once na nag-apply ka, na-approve ka, syempre may monthly amortization ka nyan. It's a auto-debit agreement, no, kadalasan, no? So sa auto-debit agreement, pag mag-open ka ng bangko na kung sino ang nag-approve ng bangko sa inyo, kuwari bank A ang nag-approve, so kukuha ka ng savings account ng bank A na auto-debit agreement. So meron po silang minsan iba-iba na maintaining balance, meron 2,500, may 2,000, meron 5,000. Dito nagkakaroon ng problema kasi yung iba hindi nila alam or akala nila pwedeng kuhanan yun, di ba? Kasi ito naman, isipin nyo, 5,000 maintaining balance. Kinuwanan mo kumare na ng 500. The end of the month magkakaltaso ng 300 diyan. So 800 na, wala na laman yung ano niyo, yung debit account ninyo, yung savings account ninyo na ADA. So minsan nakakalimutan niyo, busy kayo eh. So naglagay kayo ngayon ng monthly nyo, sabihin natin na delay kayo, eh hindi natin alam yung interest eh, 15,000 kunwari, eh yung pala eh 15,500 na dapat ang bayarin nyo dahil na delay kayo.
So kukulin nila yun. So magkano na yung maintaining balance ninyo? So kanina nasa 4.2 na, tama po ba? O tama, 4.2. So magbabawas ng 500 na naman yan, delete na naman yan. So much better ang technique po dyan mga kamitsu. Lagi kayong mag-check, mag-balance kayo, no? Saka remind ko lang mga kamitsu, yung iba kasi technique nila, yung 5,000 na maintaining balance, kukuha lang akong 300 dyan. After 1 week bago magkatapusan, ihuhulog ulit nila para mabuo yung 5,000. And then once na nag-balance sila sa susunod, ba't gano'n may kaltas ng 300? Eh kasi nilabas nyo. Naka-record dyan mga kamitsu. So hindi natin alam mga kamitsu, di ba po? Tama ako ron. So kailangan talaga yung maintaining balance nyo nandyan dyan. Mas lalo pag abroad ka mga kamitsu, meron mga charges yan. So hindi ko alam kasi depende yan sa bansa ata eh, or depende yan sa pinapadalan ninyo. So kailangan talagang sakto. So ang technique dyan, ito yung gusto kong sabihin sa inyo. Obligasyon nyo to kasi hindi natin pwedeng idahilan na ay kasi hindi naman sinabi sa akin ng agent, or hindi naman ako aware dyan kasi bago lang ako. Doon papasok yung ignorance of the law, excuses no one, no? Kasi responsibilidad nyo yan na magbayad kayo. Iyan ang ano nila, wala na tayong magagawa ron. Ayan ang ano ng bangko, pinirmahan nyo yan na every due date nyo, kailangan nyo nandiyan yung pera nyo para kukulin na lang nila. Di ba po? Kasi mahirap naman once na hindi natin nasunod yung maintaining balance at nag-close account yan, pupunta kayo ng bangko ngayon yan. Dapat alam nyo yan ha, para hingin yung PN number. Sabihin nyo, close account na ako eh, ganyan, paano ko magbabayad? Hingin nyo na yung PN number para at least dun na kayong magbabayad. Direct payment na ang tawag doon, over the counter. Pwede rin online, okay lang din po yun. Pero kailangan nyo makuha yung PN or promissory note or loan account number ninyo para dun kayo magbabayad, just in case na close kayo. Pero malaking istorbo kasi mga kamitsu, kaya kailangan yung maintaining balance nyo intact na pa. So ngayon regarding sa ano sabi kong technique, kailangan po dyan maglagay na kayo ng 2 months kung kaya nyo naman. Ilagay nyo na yung 2 months para once na pumasok na yung due date ninyo sa isa, balance. Pag nakita nyong nakuha na, lagyan nyo ulit. Laging merong extra. Kasi kung hindi, kung wala, baka ma-delay kayo. Tandaan nyo yan. Pag nag-delay kayo at hindi natin alam ang interest rate nyan, merong per day, merong per month, naglagay kayo ng sakto, hindi kukulin. Pag hindi kinuha, akala nyo, hindi na kayo nag-balance eh. Nagulog lang kayo eh. Pagdating next month, nagulog ka ulit. Sabihin natin, sakto. Nagulog ka. Hindi na kukulin kasi nagkulang dahil dito. Sa una nyo, kulang na kasi para doon. Or kung sakali man lang, kuhanin din nila yung isa, pero para dito yan sa una. Eh, yung isa mo, kulang. So akala mo, bayad ka ng 2 months, yung pala, isang buwan lang pala. May interest eh, hindi kinuha. Naglagay ka ngayon ng bago, kukulin ngayon yung interest na yan. Depende yan. Kung pangalawang buwan na yan, hindi kukulin, hindi kulang na yung isa. So, ina-expect natin, bayad ako. Yung pala, kulang, kaya hindi kinuha. So, hanggang sa dire-diretso na yan. Maraming tumatawag sa akin ganyan mga kamitsu. Hindi kasi aware, no? So, at least ngayon alam nyo na yan. So, ngayon, isa pa, checking account. Yung iba kasi checky ang ginagamit. So once during release nagbibigay na mga 24 months or 36 months na checky. One monthly 'yon, nakalagay na yung presyo saka date. 'Di ba po? Siyempre dire-diretso lagay-lagay kayo ng pera doon. Eh ngayon ganito ang problema. Na delay, 'di ba? Ganun din 'yon. So interest na naman yun. Paano mo babayaran yun? Di ba po? Eh yung amount dito sa isa eh pareho lang din nung amount nung dito. So kulang pa rin hanggang sa magpatong-patong na yan mga kamitsu. So
gusto kong ipaalam sa inyo, mas lalo na yung mga check-in na ubus na. Pag ubus na yan, mga kamitsu, it's either pumunta ka ng bangko, magbigay ka ulit, or hingin nyo muna yung PN number para doon ka na maguhulog, no? Hindi na check ang gagawin doon. Ganun yung mga kamitsu. Sana may natutunan kayo sa ating... Pagka meron kayong gustong malaman na mas kumpleto, nandiyan dyan ulit sa taas. At nandito yung description, basahin nyo, nandiyan ang aking Facebook Messenger. I-click nyo lang yan, i-direct kayo sa akin. And nandiyan dyan na rin po yung mga ibang Carloan guide natin at Carloan tip. So ganoon na lang mga kamitsu, sana nagustuhan nyo itong topic na to, may natutunan kayo. Kaya kung bago ka lang, mag-subscribe po kayo at kung luma, mag-stay.